Magandang araw na muli mga boss. Mag-change oil muna tayo para maiba naman. Una, maghanda ka ng sahuran mo. Tapos gumamit ka ng box wrench sa number 14 para yung drain plug niya matanggal mo. Siyempre, pag kinamay mo yan, hindi mo yan kaya. Tapos pag maluwag na, tsaka mo na ngayon pwedeng kamayin. Para matansya mo yung pagbabagsakan ng maruming langis, di ba? At pag nakita mong kaunti na lang yung tumutulong langis, pwede mo munang ibalik pansamantala itong drain plug niya. Kasi ang gagawin ko dyan mga boss, kagamit ako ng ordinary oil, ayun ang gagamitin kong pang-flushing dito sa makina. Para sa akin kasi mga boss, kapag naglagay ka ng bagong langis, mas mainam, i-flushing mo muna kahit yung mumurahing langis lang. Pero kung kulang ka naman sa budget, gaya ng ibang umaatungal dyan na gastos lang daw yan, eh hindi ko naman kayo pinipilit. Unang-una, hindi naman ako gumawa ng video para sa'yo, kundi para doon lang sa mga tao na gustong makakuha ng idea o kaya para makita nila kung paano mag-change oil. Sana boss, naintindihan mo. At pag naisali na yung oil, ibalik mo na yung engine cap, tapos start. At habang umaandar yung makina mga boss, dapat naka-steady lang yung idle niya. Huwag nyo na siyang re-revolutionan. Tapos bibilang kayo hanggang 5 minutes. Kapag naka 5 minutes na siya, pwede nyo na ulit patayin itong makina. Tapos babalik ka ulit sa ilalim ng sasakyan mo, daladala mo yung tools na number 14 na box wrench, i-drain mo ulit yung langis. Same procedure mga boss, pag ginamit mo yung box wrench mo, pag iluwagan mo yan, drain plug, pakaliwa. At pag maluwag na, pwede mo na uli siyang kamayin. Kasi kaya ko yung kinakamay mga boss, para pag tinanggal mo yung drain plug, may iwas mo siya. At habang tumutulo yung langis, kumuha ka ngayon ng oil filter wrench mo. Sa pagtanggal ng oil filter mga boss, pakaliwa lang ang pH niyan para maluwagan mo. At kung sa palagay mo maluwag na o kaya medyo mahirap pa para sa'yo pihitin ang kamay mo, pwede mo siyang luwagan pa. Pero pagtansya mo maluwag na talaga, pwede mo na siyang kamayin. Siguraduhin mo lang na malamig na yung langis ng makina mo bago ka magtanggal ng oil filter. Kasi ako mga boss, medyo sanay na rin yung kamay ko sa mga maiinit . Nakita nyo naman, pinunasan ko ng malinis sa basahan itong base ng paglalagyan ng oil filter. Dapat kasi malinis yun bago nyo ilagay itong bagong oil filter. Tapos pati yung o-ring niya, dapat pinahiran nyo ng kaunting langis. Para pag tinodo nyo na yung paghigpit dito sa oil filter, hindi pumilipit yung o-ring. Sa paghigpit mga boss, kinakamay ko na lang yan. Kasi maliit lang itong oil filter. At pag wala nang tumutulo, pwede mo nang ilagay itong drain plug niya. Siguraduhin mong nakalagay yung washer mga boss ha, bago mo tuluyang ikabit itong drain plug at higpitan. At sa paghigpit naman ng drain plug, yun tama lang. Tapos punasan nyo na yung drain plug pati itong oil pan para pag nag-leak test kayo, alam nyo kung may tagas o wala. At dahil okay na, magsasalin na tayo ng langis dito sa makina. May nakaready ito na 4 liters or 1 gallon. Pero huwag nyo siyang isasalin lahat sa sobre yan. Pwedeng magsalin ka muna ng 3 litro o kaya i-level mo siya sa dipstick gaya ng ginawa ko, tsaka mo ngayon sa paanda rin. After ng ilang minuto, patayin mo yung makina. Tapos, huhugutin mo ulit itong dipstick niya. Sigurado magkukulang yan kasi unang-una kahit naka-level yan, yung oil filter mo wala pa naman laman na langis yun. Kaya sigurado, magdadagdag ka. Ganun lang mga boss ang gagawin nyo pag nag-change oil kayo. Pero kung may mas mabilis kayong paraan sa pag-change oil, di mas mabuti. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari lang naman, baka pwede lang pa-subscribe naman yung channel ko. Maraming salamat!